Tinto, ano to si sila. It's going to be game number execration. Pupunta ba tayo ng game number 3? Malalaman natin after this game. This is going to be very interesting. Iba na, nag-iba ang take ng mga both teams dito. Walang digi. Tingnan natin kung paano sasagot ang Brent. Ngayon na wala na ang kryptonite ng Brent Esports. Makagalaw na kaya sila? Makabalik ba sila ng parang Man of Steel? O mananakawan ba sila ng execration ng isa pang laro para tapusin ang series na to? Chakno, alam na natin to, just Chakno takes. Binabantayan si KLVJ, making sure na hindi siya magugulo. Kung kanina, agresibo siya sa panggulo, eh ngayon naman very defensive ang game plan niya. Hindi na ba ginagawa ni Kenra dito? Actually, pumasok pa siya. Very ballsy move coming out from this guy. Pero buhay naman siya at makakataka siya doon. And Flap, tatandaan mo, Omi, this is one of his best heroes. Alam ko may time pa, if I recall correctly, na si Flap yung isa sa mga, sabihin na natin, top global shows na meron tayo sa mundo. Yep, and top global show ang nakikita natin ngayon dito for Brent Esports. Ang tanong, maaabutan kaya dito ni Chakno the Flicker? And look at this, yung dives na ginagawa ng Brent Esports, talagang kailangan nila panindigan yon. With Chakno going in, kung yung perfect match na yon may inabot, there's going to be a first blood. Luckily, meron si Pew dito na flicker at makakataka siya doon. Yeah, and Chakno right now, nakikita natin na naghahanap siya ng chance, pero masyado pang maaga. Execration right now, they have two marksmen, that means they need to be patient. Kumbaga, sakto pahinga muna dito, Cartesi, no? At pumasok siya dito. Look at that, Cartesi being very, very, sabihin natin, confident sa kanyang ginagawa. Doon naman sa taas, si Flap ay hinaharas ni KLVJ at ni Renjo, ang dalawang members na bago na pumasok dito sa side ng execution alongside Kelra. Now, Lusty dito getting the warrior boots, and as you can see, si KLVJ kumukuha lang siya ng orange buff niya dito. Gusto nila lumaban para sa turtle. Yeah, the turtle is started by Cartesi. Mukhang makakapag-contest naman dito ang execution. Apat na ang miyembro dito at mukhang papasok na si KLVJ. Naghahanap siya dito ng chance sa Cartesi. Bumabawas! KLVJ trying to get the turtle pero makukuha pa rin yun ni Cartesi. Cartesi falling very low. Look at this, Kelra! Sumalubong Cartesi! Tutumba pa siya! Meron siyang assistance dito ng turtle buff! And eto Max getting caught out! Triple kill para kay Carl! And nag-pay off yung pagkuha nila ng turtle buff! May nakaw pang purple buff galing kay Ribo habang nangyayari yon. Pero balikan muna natin kung ano nga ba nangyari dito sa turtle. Turtle is secured by Cartesi. May pa-bonus pang tatlo yung mamaya, but take a note of Flap Tizzy's positioning in that fight. Pumasok siya para manggulo ng sobrang daming tao that the other Tizzy brother was went unnoticed. Yes, nabawasan si Cartesi, but that was more than enough for him to secure that triple kill plus the turtle and the purple buff. This Instant Replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. Pero nandito sa may gitna, Lusty getting caught out. Kelo ka dito, inaalalayan ni Eto Max with the heals and hindi nila itutuloy yung engage na yon. And Cartesi, yung mga sapak dito ni Brody mabagal pero sobrang sakit. And now that Cartesi is 4-0-0, ito na yung gustong tsansa ng Brent Esports. This is what they want in the mid-game. Ganitong-ganito din ang game 2 nila kahapon kung saan lumamang talaga sila. Feeling ko naman natuto na sila by that time na hindi na nila hahayaang mawala pa tong lead na to. For Brent Esports, the next objective to take is to try and get this mid lane. And this is the Brent Esports formula na kilala natin at nakikita natin at sanay tayo. And execution dito, they still have a chance to get this back. I mean, a double marksman setup para sa kanila. Yes, it's not working right now, but who knows pagdating ng mid-game. Remember, it's all about the scaling for Kelra. Kailangan lang mahanap ni Kelra dito yung magandang farming spots at baka with the Blazing Duet, mabaliktad nila yung tide ng game na to. Yeah, and Cartesi starting this turtle already. Feeling ko magiging uncontested to. Execration knows that they can't fight for now. Scaling nga, sabi mo Butters, kailangan nila makahanap muna ng pera, makabuild ng items, and tsaka sila lalaban. And Chakno, he is the perfect trigger to find that good fight. Ang kailangan talaga nila ay timing. Mm-hmm. And as you can see, Chakno dito, nahuli si Lusty. Lusty si makapag-flicker out. Lusty dito,
going in with a physical justice. Shaq no intention. Napakababa na ng buhay nila. Hindi tatama dito yung pushback na binato ni Valer. Pero nandun sa may pinakalikod. Eto, Max will go down. KelVJ, next casualty ba? At aabutan silang dalawa dito ng Esmeralda. Another triple kill para dito kay Carl Tizzy. Nagising na nga ba ang Bren Esports? Kinalit si Carl Tizzy nung game 1 at ngayong game 2 ay bumabawi na siya. 5 minutes in, 7-1 ang score at 7 kills ang nakay Carl Tizzy. That's 100% of the kills na napunta sa Carl. This is, alam mo, core na naging Carl? Carl, nagka-mix-mix na at mungkin magiging 8 kills pa at hindi naman pala masusunog galing kay Few. Pero man, Carl Tizzy, 100% of kills. Okay, so ngayon, ito yung nangyayari for the side of Bren. Nakokontrol nila yung mapa ng side ng Execration. So lumiliit at lumiliit yung mapa ni Kelo kanito para makapag-farm. For the side of Exec, kailangan nila pigilan yung pagtutugo na nangyayari sa kanila ngayon. Kailangan nila mag-set up ng pwesta sa mapa para makapag-farm pa rin dito si Kelo ka. Masyado silang nalugi sa late game strategy nila. Nagkakaroon na tayo pero massive ultimate galing dito kay Chakno. Almost getting Weibo, but then again, the healing coming in from the Uranus. And nakuha na naman ni Weibo yung purple buff. Pumasok dito si Lusty. And makakataka siya, pero KelVJ dito. Aabutan siya ng Torn Apart Memory, Carl Tizzy. Nagwawala na siya dito, 8-0-0. Weibo on the backside to. Tatangkin niya ng konti ang tatlong tap. Tizzy nag-aantay ng oportunidad para sa Way of the Dragon Jin Kundo. Hindi tatama. Shoot boy is burned. Delikado dito si Cho at babagsak siya sa clone. BMI pabalik and what a play coming in from Execration. Execration dito. Unti-unti nilang napipitas dito yung side ng Bren Esports. But for the side of Bren Esports, ang question naman is makukuha ba namin yung turret o hindi? Kasi kung makukuha namin yung turret, okay lang. Pero nakita mo, Jack Nudon with the play. And look at this, ladies and gentlemen. Bren Esports, sumagot sila na sa kinilang suntok. And tutumba dito ang dalawang miyembro sa side ng Execration. Maganda na ang ginawa ng Execration doon. Pumasok sila, nakahanap sila ng oportunidad. Ngunit masyado pa rin mataas ang gold lead ng Bren Esports. The damage that they have against Execration, it's still a little bit too much to handle. Pero off-man kill, off-cam kill, napatay yung Claude. And eto, Max looks to be next. 2 kills going to the hands of Bren Esports. Eto, Max. Ladies and gentlemen, eto yung problema sa isang sa isang Estes. Kapag ka hindi mo na pwesta yung sarili mo na maayos, sure na ang kalaban na makukuha nila yung pita sa'yo. Now, si Lusty pumasok doon. Nakaulit sa Imperial Justice. But look at this. Are they gonna go in? Yes, they will, ladies and gentlemen. Falling Star Moon, Renjo dito. Hindi tatama. At sobrang taas ng damage dito ni Carl. Execration. Hindi nila mahanap yung tempo nila for this game. Hindi talaga nila mahanap. And the moment na akala nila, nahanap na nila ang kanilang tempo. Pumapasok with a perfect searing torrent. Hindi sila makagalaw the moment that they find that opportunity. At hindi natin masisisi ang Execration doon. Dahil at this point on, we are looking at a 10k gold lead. 200 na lang, 10k na yan. And for Bren Esports, that's almost 2 or 3 items ahead. Talagang pag nagsalpo ka ng dalawa, eh mahihirapan ang Execration na manalo sa fight na yun. Kelra with the golden staff. Tingnan natin dito kung may gagawin ba yan para mabago ang pacing at tempo ng laro na heavily Bren Esports ang umahawak. Kung papansin mo dito yung gamit ni KelVJ na sa Brute Force Breastplate na siya, hindi na bago sa atin to. Nakita na natin din siya kahapon nung ginamit siya sa Aura PH. And now, look at this. Weibo. Naghahanap sila dito ng agresibong paraan para makakuha ng additional pick-off kills. Pero naisip nila, why not just take the Lord? Why not just get the big objective para makapag-push na tayo sa bot lane? Maybe open mid lane and top lane while we're at it. Ito ang plano ng Bren Esports. They're taking it safely even if they have a big lead. Lord has been slain. Gumait yun sa Bren. Weibo dito tanking a lot of damage para side ng Execration pero hindi enough in damage para i-take down siya. Kalahati ng buhay niya ang nawala doon. Kalahati ng buhay niya ay babalik naman after niya mag-recall. Pero tignan natin dito,
nandito na ang Lord in the bottom side about to push. Hindi pa naman to Luminous Lord, so medyo madadalian pa naman ang execration para patayin ng Lord. Kaso, kailangan nilang i-defend ang kanilang top lane at mid lane. And this is a Brand Esports na lamang na lamang. So it's gonna be hard for execration to find the fight na sila ang lamang. On all sides, nagpupush dito yung Brand Esports. And as you can see, Flap, with his BOD, kailangan na din mag-ingat ni KillBJ. Only kailangan dito na hindi sila mahuli ng isang show. Ang taas ng first potential niyan. Look at this. Pinatunayan Death Sonata and that ultimate coming up from Chakdu. Will it make a difference? Tutumbay yung Lord dito. Torn apart memory. Nagkabatuhan na. KillBJ, Kelra. Sinusubukan nila clear yung wave. Oh, no. Hindi pagagana ang dual marksman setup na ginawa dito ng execration alive. And they go straight for the base. Game number 2 goes to Friend. We are going to game number 3. And this